Hello guys, magandang araw. So meron tayong bagong video. So ngayon ay magbi-build tayo ng ating Piso Wifi Vendo gamit tong custom board ni Fusion Lab. So merong mga indicator dito, yung coin slot, power led, coin led, at saka yung 12 volts extension. Kung meron kang fan or gusto mo ng fan, pero actually wag mo nang gumamit ng fan kasi nga nakakasira ng coin slot, as to my experience po. No, so yan po yung kanyang lalagyan ng mga wires. Diyan natin isasalpak mamaya yung ating mga wires. So meron na siyang fan na kalagay. Huwag na kayong gumamit ng fan kasi nga nakakasira siya ng ating coin slot. So yan po yung ating 12 volts na 5 amps, at yan po yung switch for the motherboard na gagamitin natin, no. So yung kanyang supported na mga board ay C na OPPC, Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 3, at saka Orange Pi 1, no? Yan. Okay, so dito naman po ay yung kanyang mga pin settings. So tingnan nyo guys, coin pin at saka relay pin, no? So naka-on yan pareho. Sa kanyang box po ay andon po yung ang kanyang diagram sa likod. No, check natin. Kunin lang natin yung box, guys. So ito po yung kanyang box, no. Sa likod niya ay ang kanyang diagram, at ito po yung mga default pin ng ating Fusion Lab custom board. Okay, guys. So start na natin mag-build, no. So ating gagamiting board ay si Raspberry Pi 4. Meron siyang 32 gig SD card, at yung software na ating gagamitin ay si Piso Wifi. So first time natin gagamitin si Piso Wifi. So mostly na ating mga Piso Wifi window ay LPB. So i-insert na natin guys sa ibabaw ni Raspberry Pi yung ating Fusion Lab na custom board. Merong indicator, so sundan lang po natin guys. So doon tayo sa itaas kasi nga Raspberry Pi 4 tayo. Yan, insert natin guys. Ganyan. Oops. Okay, so inserted na. Ganyan. Insert na guys. Okay, so ang susunod natin is ang ating LED lights. Yan. So meron tayong tatlong wire, no? So nagtataka kayo kung paano 'to ma-insert, no? So yung ating wires ay yung red wire is yung sa 12 volts, no, sa power led. Tapos yung blue wire ay doon po sa coin led na 12 volts din, no. Tapos yung black wire is for ground. Cut lang natin yung video guys para hindi masyadong mahaba, no. So yan po yung ating coin led na blue wire. Insert lang natin sa coin led 12 volts na kanyang slot. So ayan yung ating wire, okay na. Matibay na pagkahigpit, no. So ang susunod natin ay itong ating coin slot. Ayan, so pinotol ko yung wire kasi nga hindi naman tayo gumagamit ng counter. Pero kung gumagamit kayo ng counter ay huwag nyo nang putulin. So okay, so insert na natin guys. So dito doon sa pinakaunang slot, andon po yung kanyang coin slot, ground, 12 volts, at saka yung sa signal. Unahin natin itong black wire. Ayan. Tapos itong ating red wire dito sa kanyang 12 volts. Ayan. Kita nyo guys, 12 volts siya. Insert lang natin. Pasensya na kayo sa screwdriver natin kasi maraming kalawang. At itong ating last ay yung ating white wire doon sa kanyang signal. Okay. Siguraduhin nyo lang guys na matibay, mahigpit yung ating pagka lagay ng ating mga wires. So kung meron kayong 12 volts na fan, pwede dyan natin ilagay guys. Pero wag na kasi may fan naman yung ating custom board ni Fusion Lab.
Okay guys, so start na natin, no? So paandarin na natin yung ating custom board ni Fusion Lab with Raspberry Pi. So ang gamit nating power supply ay 12 volts 5 amps, no? Insert lang natin dito guys, moment of truth, kung gagana ba o aandar ba. Ayun, nag-turn on ng ating Piso Wifi Vendo. Alright, so yung ating LED lights ay naka-blinking po, no? So meaning po niyan ay starting up yung ating software. At saka itong ating coin slot ay naka-turn on. So mamaya po ay mag-running LED lights po itong ating LED lights indicator. At saka itong ating coin slot ay mag-turn off, no? Kasi nga yung ating custom board ni Fusion Lab ay meron po siyang power cut feature. Antay-antay lang tayo guys, no? So kung di kayo makapag-antay, pwede nyo i-forward. So yung ating palang Raspberry Pi 4 ay meron po siyang wifi na, no? So hindi na natin kailangan sa video na to na external or outdoor na piso wifi antenna, no? So kapag in deployment po, need natin tong si USB to LAN or pwede ding VLAN. Gamit lang kayo ng mga VLAN tag, no? Tapos i-insert natin tong USB to LAN doon sa USB port ni Raspberry Pi 4. So mamaya po guys ay ipakita ko sa inyo yung ating window machine sa loob ng ating box gamit na po yung external na antenna. So medyo matagal siya guys, no? Kasi nga first boot up po ni Piso Wifi sa ating Raspberry Pi at saka custom board. Pero kapag nag-boot up na po to ay magto-turn off po tong blue light. Ito po siya. Yan po, no? So magto-turn off po yan at saka yung ating LED lights ay magra-running lights. Ayan, nag-turn off na po siya guys, no? So meaning boot up na yung ating Piso Wifi Vendo, no? So check natin dito sa ating mobile phone. So turn on na natin yung ating Wi-Fi. Connect tayo sa ating Piso Wifi na SSID. So as default po ni Piso Wifi, yung name ng SSID is Piso Wifi, no? So gamit natin is built-in Wi-Fi ni Raspberry Pi. Ay, sorry po guys, hindi po natin nalagyan ng RG45 for the internet connection. Pag wala pong internet connection tong si Piso Wifi, as default feature niya po ay magdi-disable po yung kanyang insert coin button. So antay-antay lang po tayo guys, refresh lang natin tong ating portal. Ayun, lumabas na po yung insert coin button. So sabi ko nga kanina guys, no, sa booting up pa ay magto-turn off itong coin slot natin. So yan, walang indicator na nakailaw, di ba? So kapag nag-insert coin tayo ganyan, ayun, umilaw po yung ating indicator ni coin slot. Kapag nag-turn off or nag-cancel or finish na tayo magbayad, automatically po nagto-turn off yung ating coin slot, no? So ito po yung power cut feature ni Fusion Lab. So magandang feature guys, no? Lalong tatagal yung ating coin slot. So ngayon, susubukan po natin maghulog ng barya. So pasensya na po guys, no? So piso lang meron tayo. So mag-wash kasi kayo ng video para marami tayong coins na panghulog. So ayan, naka-turn on yung ating kasi nag-insert coin tayo. So hulog natin yung ating piso. Ayun. Ayan, 1 peso. Tapos hulog tayo ulit guys. Ayun, 2 peso na. Tapos yung ating LED indicator, tingnan nyo, nag-blinking, di ba? Turn on and off, turn on and off, no? So blinking siya. So yan ang ating indicator na naka-on pa yung ating coin slot. Kapag tapos na tayo magbayad, automatic din mag-off yung ating coin slot. So kung napapansin nyo po guys ay wala po tayong seat pin, no? So mostly ng mga Piso Wifi Vendo ay meron pong seat pin, no? So itong ating gamit na custom board ay di na kailangan ng seat pin. So sabi ko nga ay meron siyang power cut. So insert natin yung ating coin, no, ating piso coin. Ayun, hindi niya kinain kasi nga turn off yung ating coin slot, di ba? Kita nyo, turn off. Pero kapag nag-turn on tayo, tsaka pa siya
kakain ng coin, no? So yan, hindi pa siya kakain ng coin or magre-record ng coin. Kapag nag-insert coin tayo, tsaka pa siya magto-turn on at i-re-record yung barya doon sa ating software na ginagamit. So yan lang guys. So simpleng custom board, so less hassle na, no. Wala na masyadong maraming wires na gagamitin. Madali na rin siyang ikabit. So kayang-kaya kahit hindi ka electronics or IT, mayroong mga background na ganyan, ay madaling-madali na po siyang ikabit, no. So ngayon, ilalagay po natin 'to sa ating box, sa ating Piso Wifi Vendo box. So okay guys, ito na po yung ating Piso Wifi Vendo box. Ang bilis, 'di ba, no? Malagay. So yan po yung ating Piso Wifi, naka-turn on na din, at ito yung ating external antenna. Sa video na yon ay wala po tayong external antenna, pero dito sa ating deployment na ay gagamit po tayo ng external antenna. So yan po yung loob, sobrang linis, 'di ba? Wala masyadong wire, konti lang, no guys. So mas maganda pa sana tong ating Piso Wifi Vendo box kung gagamit tayo ng ating yung sa RG45 extender, para doon na lang isasalpak, hindi direct doon sa ating USB to LAN at saka yung ating Ethernet, no. So lalagyan natin na ito ng RG45 extender para mas malinis pa pong tinan. So walang fan nilagay guys, ha, kasi nga as to my experience ay nakakasira po ng coin slot ang fan, no. So merong fan na yung ating custom board, so hindi na po kailangan. So yun lang guys, sana po ay may natutunan kayo, at sana po ipaki-like, paki-subscribe at paki-share yung ating video. So salamat guys, at see you po sa susunod nating video.